mo to, Alan! My fault? Wala akong sinasabi, papapatay mo yung tao! Kung sinira mo na lang yung files earlier, hindi sana mangyayari to, Alan! This is all your fault! Wala sa usapan natin, may papapatay yung tao! Soraya rin nag-report sa atin. Nagbigay na rin siya ng statement. Na, hindi na na? Wala pang identification yung bangka eh. Steffi! Steffi! Oh! Okay ka lang? Si Manila. Steffi, wala na si Mahinda. Anong wala na? Saan? Steffi, patay na si Mahinda. Ano? Piyatay nila kaibigan natin. Piyatay nila si Mahinda. Nakita kanina umaga. Yung bangkay. Tinapon lang sa basurahan. Steffi. Hello, Tita Julie. Nakita niyo na po ba si... Na? Wala na si Myla. Pinatay nila. Pinatay nila ang anak ko. Steffi. Magkakasama pa tayo, di ba? Magkikita pa kayo, di ba? Steffi, hindi ko alam ka ko. Steffi! Andito lang ang papa, ha? Ha? Andito lang ang papa, andito ang mama, ha? Sige pa, medyo may baba mo pa. Kapsyaw! Bobo ka talaga! Anong ginawa mo, Philip? Anong ginawa mo? Bakit mo pinapatay si Myla? Val, would you please calm down? Calm down? Anong relax? Teka muna. Pinapatay mo si Myla tapos ako pinagbibintangan. Ngayon ipapag-relax mo ako? So, paano ka nakakasiguro? Ha? Kasi shortcut kang mag-isip. Hindi mo ba naisip na babalikan tayo niyan? Tayong mga suspect! Oh, do you know, Valerie? Baka naman ninakawan lang at din pinatay, hindi ba? Oh my God! You have worms in your brain! Hindi mo ba alam na akong sinugod ni Christine? Akong pinagbintangan niya? I didn't even know pinapatay mo si Myla! Wow, wow, pinapatay? Di ba ikaw nakuto sa akin? Sabi mo, dispatchahin ko. So, pinadispatch ako! Huwag mong ibalik sa akin yan! Hindi ko sinabing pumatay ka! Wow, Val, this is on you too, okay? Huwag kang magugas sa kamay dyan dahil may duguri niya kamay mo. Di ba ikaw nagsabi sa akin na matalino ka? Ha? So, we can get away with this. So, ano kinakatakutan mo? Oh my God! You're so stupid! Kapyaw! Kapyaw!
Anong leads meron ng police? They're still investigating, ma. Wala pa rin daw eyewitness ng pagpatay hanggang ngayon. Paano namatay yung assistant mo? A gunshot, ma. Close range. Oh my God. Are we sure this girl's death is related to the company? That is likely the case, ama. Bakit? Dahil parte siya ng importanteng investigasyon sa kumpanya. And the enemies could have been after her. Well, let's send them our condolences and offer assistance, whatever it takes. But, Christine? Yes, ma? Ayokong maka-apekto ang pagkamatay ng assistant mo sa kumpanya. There's just too much on our plate right now. Yung pagkasagasan ng estudyante, at ngayon, heto. Baka mawalan tayo ng investors pag kumalat ang balita. Did you hear what you just said? Loud and clear. I hope you heard it too. Ayoko lang magamit ang insidenteng ito para masira ang pangalan ng ating kumpanya. Akala ko ba na pag-usapan na natin ito? Pinatay, Mama? Pinatay ang isa sa mga tauhan natin. Pinatay dahil pinoprotektahan tayo. Pero ano iniisip niyo pa rin? Iniisip niyo pa rin ang kumpanya? Hindi yung taong nawala ng buhay? Ang lahat ng ito ay hindi para sa akin. Ang lahat ng ito ay para sa inyo. Kung ganun, ma, ayoko. Ayoko maging parte ng kung ano man ang pinaglalaban niyo, ma. Ayoko na! Ayoko na! Makatulog. Pareho tayo. Dami ko nang naiisip. Ikaw din? Oo. Naalala ko si Myla. Ang sabi niya sa akin, nag-resign ka raw sa Gold Quest? Bakit? Dahil po sa insurance ni Kuya. Sila po kasi nag-deny ng claim namin eh. Nung nalaman po ni Papa, pinaalis niya na ako sa Gold Quest. May sumpa ang kumpanyang yun. Steffi, huwag ka nang magtrabaho para sa kanila. Huwag ka nang bumalik sa kanila. Opo, tita. Dito. Steph. Hi. Steph, you were here too. Umalis kayo, pwede. Respetuhin niyo naman ang pamilyang to. Pero hindi naman namin kasalanan na... Hindi nga ba? Siguro nga hindi niyo kasalanan ang dalawa. Tignan niyo kung gaano kalungkot ang nanay ni Myla ngayon. Lahat to nangyari dahil lang nagkaroon kami ng connection sa inyo. Lahat yata na nagkakaroon ng connection sa inyo, napapahamak eh. Umalis na kayo. Kasama ni Myla? Miss? Steffi, ikaw na ba yung huling nakasama ni Myla? Opo. Kumain po kami.
nung naghiwalay na kayo, may nakuha ka bang update o text o tawag? Ang alam ko lang po, uwi siya sandali para magbihis kasi magkikita sila ni Leo. Pero hindi po ako sinipot. Sa inyong pag-uusap ng iyong kaibigan, wala ba siyang nabanggit o naikwento na maari naming magamit impormasyon tungkol sa nangyari sa kanya? Miss, alam namin nagluluksa ka pa sa pagkamatay ng kaibigan mo. Pwede ka magbigay ng statement kapag handa ka na o may bago kang impormasyon. Steffi, you're back. Bumalik po ako para kay Myla. I'm so sorry for your loss, Steffi. I'm sorry din po kung sa tingin ninyo unprofessional ang bigla ang pag-alis ko. Pero kinailangan ko pong gawin yun dahil... Naintindihan ko. It was our mistake. Sorry dahil nagkaroon ng rason para masaktan ka at ang pamilya mo. At iwan kami. Nandito lang po ako para sa kaibigan ko. Para kay Myla. Gusto ko pong malaman kung may kinalaman ang pag-iimbestiga namin sa Monte Blanco sa pagkamatay niya. Yan din ang gusto kong malaman, Steffi. And I promise, I will do everything in my power to bring justice to Myla. Salamat po. Welcome back. We missed you, Steffi. Welcome back, Steph. Steffi, we're really sorry sa pagkawala ni Myla. At sa tingin namin may kinalaman dito si Sir Philip. Sandali. Tingin ko, wag muna, Anton. Nandito po ako para lang tapusin ang investigasyon. Para kay Myla. Again, Steffi, I'm really, really sorry. Tatrabaho na po ako. Excuse me po. Auntie, tingin ko talaga hindi magandang idea na idamay pa natin si Steffi dito. Baka siya nang isunod kay Myla. Joseph, si Steffi lang ang may access to Myla's files. Gusto mong gamitin natin si Steffi? No. I never said that. Kailangan natin ang tulong ni Steffi. Magkaiba yon, Joseph. Steffi, nakipagkita yung dating assistant ni Sir Philip kay Myla. Kaya meron tayong nakuhang mga ilang evidence against Sir Philip. Tingin mo ba may kinalaman siya sa pagkamatay ni Myla? Well, wala na kami ibang maisip. Sino ba ang gagawa nun kay Myla, di ba? Pero sa ngayon, wala pa tayong evidence. Salanan ko to eh. Dapat nung umpisa pa lang, hindi ko na siya dinami sa investigasyon. Ang tahitahimik na buhay ni Myla tapos ngayon. Hey, Steffi. Steffi, it's not your fault, okay? Stop blaming yourself. Nung huling magkasama kami ni Myla, nung gabi na napatay siya, may pinakita siya sa akin yung flash drive. Teka, pinakita niya yun sa'yo? Dala ba niya yun nung napatay siya? Eh, wala nang naiwan sa mga gamit niya eh. Kaya posibleng ninakaw yun na kung sino mang pumatay sa kanya. Malamang wala na rin yun. Ano bang laman ng flash drive? Steffi, malamang yun yung copy ng information na binigay ng dating assistant ni Sir Philip kay Myla. Kung ganun, kung ano man ang laman nun, sigurado may kopya pa rin yung assistant na yun ni Sir Philip. Naisip na rin namin yan, Steffi.
Pero ilang araw na rin namin kinokontak si Kerwin eh. Eh, wala naman na kami nung bago niyang contact number. Yung dating cellphone number niya, can't be reached na. Address? Wala kayong address? Sigurado meron ng HR. Steffi, hindi na siya doon nakatira. Saan pupunta yun? Ay, magandang gabi po. Sergeant! Meron ba tayong update tungkol sa kaso ni Kenneth? Bakit di pa kinukulong yung kapatid ko? Mrs. Chan, hindi po kami nagpunta rito para doon. Nandito po kami para mag-serve ng warrant of arrest kay Jameson. What? Warrant of arrest? Teka, eh, hindi siya ang nakabangga. Ito po. Nakadetain na daw si Jameson. Nasabi niya rin sa akin ni Attorney C. Sana simula na ito ng pagtatama ng mga maling nagawa ng pamilya natin. Sana nga. Jameson, ikaw ay inaaresto sa salang rape. Rape? May karapatan kang manahimik o magsawalang kibo. No! Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor sa'yo o laban sa'yo. There must be a mistake! What? Sana magtuloy-tuloy na, Joseph. Pero alam mo, kayang maibigay ng pera ang kalayaan ng isang tao. But past a certain point, ang sobra-sobrang pera rin ang magnanakaw sa'yo ng kalayaan. Auntie, tingin ko may third scenario pa. At kasama ang pamilya natin doon. What do you mean? Afford natin ang kalayaan natin dahil nananakawan natin ang kalayaan ng iba. Nandaya tayo. Inisahan ni Papa ang mga maliliit na tao. Auntie, gusto kong tulungan ng mga inisahan ni Papa. Yung mga denied claims doon, talagang tulungan natin. Kumonsulta na ako kay Attorney C kung paano natin gagawin ang lahat. Auntie, may paraan. Please, gawin natin to. Naniniwala ka ba sa kasabihan na pag may ginawa ka masama, babalik at babalik rin sa'yo at masigit pa sa kasalanan mo? Hindi pa ba yun obvious sa ating pamilya? Walang katuturan ng kayamanan kung ano ba may ari ay walang konsensya. Wala pang taong nililibing kasama ang kayamanan niya. Kaya, Auntie, I need you in this one, Auntie. Salamat. Sinamahan mo ako, Attorney. Why only now? Wala bang ginawa, Ma? Pasaya ka na that I spent a night with those filthy criminals? Jameson, huwag mo kong pagtaasan ng boses. Huwag dito. Sa bahay tayo mag-usap. At hindi ako ang dapat na sumagot ng mga tanong. The infamous Attorney Thaddeus Manzano? Yes. Yung abogado na pinakasikat at pinakahinos na defendant ng bansa. Don't lose your heart, Nikki. Kahit sino pa abogado nila. Truth is on our side. Ano, sisermon ka na ba? Can I please take a shower first, ma? Huwag na magkukasama yung mga bababahong unggoy na yun sa kulungan eh! I'm tired as hell! Totoo ba? What? Gagawa ka lang ng kagaguhan. Mag-iiwan ka pa ng prebang makakasira sa'yo. Tanggap kong nagmana ka sa tatay mong si Edison. Tanggap kong sinungaling ka. Pero hinding-hindi ko matatanggap kung rapist ka. Totoo bang sinasabi nila? Totoo ba? Ma. Sorry. How could you do this to me, Jameson? How could you do this? Alam mo bang bata pa ako? Pinagkakakitaan ako ng lola mo? Inabenta kong kani-kaninong mga lalaki. Hindi ko matatanggap na yung sarili kong anak. Ginagawa yun sa mga babae. Anak pa rin kita. Wala na akong magagawa kung kailangan kong magtanggol ng isang rapist. Gagawin ko dahil mahal kita. Pero tandaan mo to, Jameson. Hindi kita mapapatawad.
Hindi kita mapapatawad! Gagawa nung nangyari kay Jameson. Anong problema mo, Valerie? Lasing ka ba? At kung ano-ano ang pinagsasasabi mo? Kamagmaang-maangan. Nakulong si Jameson! Bakit kami ang aakusahan mo na may gawa nun? Bakit kami involved ba kami doon? Ano bang kaso laban sa anak mo? Rape! Oh! Eh bakit mo sasabihin na involved kami? Eh rape pala ang kaso! Sabihin mo totoo. Pinakulong mo si Jameson! Totoo, Valerie. It was my decision. How dare you! Nakita mo na ba mga pictures? Nakita mo na ba kung paano ni-rape ng anak mo ang mga babaeng yon? Ha? Nakita mo na ba para matauhan ka? Apo mo si Jameson! Oo, apo ko. Pero sa dugo, hindi na sa pangalan. What do you mean? Tinanggal ko na kay Jameson ang lahat ng karapatan niya sa pamilya. You can't do that! Oh, really? Try me. No! Hindi ako papayag! Ay, you poor, pathetic woman. Hindi ka papayag? Should I even ask your permission? Bruha kang babae ka! You can't do this to me! Sa lahat ng pinagdaanan ko, di ikaw ang klase ng babae magpapabagsak sa akin! Well, I'm glad to hear that, Valerie. Now, if you don't mind, lumabas ka na. Wala kang karapatang pumasok dito. But I am a champ. No, Valerie. Elizabeth is the champ. Ikaw, isa ka lang basura na ipinasok dito na dapat nang itapon. Kaya umalis ka na. Alas! Please leave. Habang may natitira pang konting dignidad sa pagkatao. Ah, ganun. Watch me. Valerie, saan ka pupunta? Valerie! Thank me na hindi siya mismo ang ginanong ko! Dapat sa inyo, mabulok habang buhay! Kaya walang nagtatagal ditong lalaki dahil ang sasama ninyo! Huwag mo kaming itamay sa mga kasalanan mo! At sino ka, Christine? Isa ka banal na birhen na tinapon ng lalaking pinakamamahal mo? Walang lalaki nagtatagal sa'yo! Yung isang nagmahal sa'yo, tinapon ka na! At nasan siya ngayon? Kasama siya ng pinakamamahal niyang asawa. At ikaw, ano ka? Aalis ka ba dito ng kuksa? O ayaw mo nang makalabas sa bahay na ito? Tama na, Christine! Valerie, may kailangan ka pang malaman. Just in case na may ikagagalit ka pa, gusto kong malaman mo na ang mga anak ko ang dahilan kung bakit may evidence kami against your rapist son! How dare you, Kenneth! Kung lalapit-lapit sa anak ko at ngayon ilalaglag mo siya! You stay there! Wala kang karapatan magsalita na ganyan sa anak ko! At isa pa, at huwag na huwag mo itong kakalimutan. I will make sure na hinding-hindi mo na makikita ang kapatid mo habang nabubuhay ka! Ah!
Hello, Valerie. Hello, Alan. May ibabalita ka ba sa akin? Totoo bang sumugod ka sa bahay ni Consuelo Chan para makipag-away? That's none of your business. May bago ka bang sasabihin sa akin? Si Steffi, yung assistant ni Christine, bumalik na sa opisina. And? Binubuhay nila uli yung investigasyon sa Monte Blanco. Hindi talaga ako tinitigilan ng Christine. Anong gagawin natin, Valerie? Baka mahalata na tayo. Nag-usap na ba kayo ni Philip? Hindi ko pa nakakausap. Alan. Ano ba nangyari dun sa progress na sinasabi mo tungkol sa inyo ni Christine? Akala ko ba, handa na niyang iwan ang lahat. Valerie. Gawin mo ang lahat. Para mahumaling sa'yo si Christine. Ginawa ko na ang lahat. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapasok sa buhay niya. Siguro dahil kay Martin Valderrama na yan. Anong sinasabi mo? Parang nakasama pa yung ginawa ko. Siguro. Hindi ko alam. Alan, you must do something about this. Tandaan mo, between you and me, ikaw ang mas kating-kati na makapaghiganti dyan sa mga Chan. Baka nakakalimutan mo na, namatay yung nanay mo sa sobrang kalungkutan dahil sa pang-aapi nila. No need to remind me. Kasi buong buhay ko, yan lang naman ang gusto ko eh. Makaganti sa pamilyang yan. Dahil sa ginawa nila sa nanay ko, kung paano nila inapi ang nanay ko, kung paano nila sinira ang buhay ng nanay ko, nung nagsilbi siya sa matandang Antonio. Then use that, Alan. Use that hatred at tulungan mo akong pabagsakin ang mga Chan. Mag-usap kayo ni Philip. Magtulungan kayo. Para nang sa ganun, mawala ang atensyon nila sa Monte Blanco. Mr. Philip Lo. Oh, bakla ako. At alam ng buong mundo, so what? Mr. Alan Rivera. Yes? May dala kaming warrant of arrest para sa'yo. Ha? Wala kaming pakialam sa kasarian mo, Mr. Lo. Nandito kami para arestuhin ka sa pagkamatay ni Myla Capistrano. What are these people talking about? Sinabi na nila, you are under arrest for murder. Si Valerie Limaga, ang arestuhin ninyo. Siya aming kasalanan ito, hindi ako. Christine, hindi yan totoo. Si Valerie nagsetup na ito. Mahal kita. I trusted you, Alan. Madali talagang mautuyang Christine na yan. Sige, pahirapan mo pa. Saktan mo. Tandaan natin, nakapag napabagsak na sa lusak si Christine, babagsak kasama niya ang pamilya siya. At yan ang matagal mo nang gustong mangyari, di ba? Alan. Akong bahala, Valerie. Good. Kung tutusin, si Philip, asong tagapantay, sunod-sunuran lang. Pero ikaw, isa kang ahas! Christine! Me! Sige na! Yan, sumama ka na! Sige na! Tama yan! Christine! Isip niyong tinredor ko kayo dahil sa pagbalik ko sa Gold Quest. Pero tita, hindi po ako nagsisinungaling. Yung sinabi ko sa inyo na kaya ako bumalik sa Gold Quest para sa kaibigan ko. Para kay Myla. Alam mong manluloko ang pamilyang yun. Mapang-api. Mapang-lamang.
Meron nga pong mga ganong miyembro sa pamilya nila. Pero mas marami ang gustong gumawa ng tama. Katunayan po, nahuli na pong ilan sa kumpanya na sa tingin namin nagpapatay kay Myla. Pero hindi pa po ganong kalakas ang kaso. Nasa gamit ni Myla ang sapat na ebidensya para masiguro nating makukulong talaga sila. Aaminin ko rin po, maraming problemang nagawa ang pamilya siya na maaayos pag nakuha ko ang files ni Myla. Kaya tita, hindi lang ang kaibigan ko ang matutulungan, kundi ang napakaraming ginawa ng mali ng pamilya Chan ang mabibigyan ng hustisya pag pumayag kayo. Alam mo naman, ang kwarto ni Myla. Baby, tita. Hello? Steffi? Hello, Joseph? Nakuha ko na yung files. Nandito ako kala Myla. Nakausap ko na yung mama niya. Mabuti pumayag siya. What? Dapat nagpasama ka! Hindi na. Nagawa ko na eh. Pabalik na ako sa opisina. Diyan ka lang. Susunduin ka namin. Huwag na. Mas delikado. Hello? Hello, Jameson. Nasaan ka na? Ayusin lang ako, ma. Pupunta na ako dyan. Steffi, hindi namin alam kung nasan si Auntie Valerie at si Jameson. Please mag-ingat ka. O, sige. Babalitaan ko kayo pag malapit na ako. Bye-bye. Well, whatever it is, bilisan mo. Sumunod ka na kaagad sa amin. Importante to, ma. Okay. Sige. Thank you.
Advance! Rest in peace, Steffi! Steffi! Dito na siya eh. Asan siya? My son is coming in a moment. With all due respect, kayo na lang po yung hintay ng plane. And per our policy, we should... What policy? I don't care about your policy. I am a first-class passenger and we will wait for my son. I will let my supervisor know, ma'am. Whatever! Hindi ka mamatay, okay? Hindi ka mamatay. Oh, may emergency po. May naparel po dito sa Gold Quest. Sorry. It's okay. Hello, Jameson? Jameson, nasaan ka na ba? Nandito kami sa airport sa first class lounge. Andi ka na! Tayo na lang hinihintay! Jameson will not leave! Jameson, huminga ka na. Jameson! Wait, ba't gumising ka? Jameson! Tawag. Kailangan ka namin turnover sa local police. Tapan mo ang tenga mo. Nandito na ang mga taya. Nauna na tayo. Thank you, Kenneth Chan, dahil pumayag kang magpa-interview about the importance of speaking out. Alam ng marami na you were behind the case against your own brother. Thank you for this opportunity too. So,
bakit nga ba importanteng magsalita tayo? Kahit pa makapangyarihan at maimpluwensya ang mababangga natin. It is important. Because with it, we gain freedom. Not just for ourselves, but for the many people out there. Are you hungry? Hi, Joseph. For you. Yeah. Naalala mo nung tinunan ko yan? Sabi mo, may hinahanap ka. I don't know what it was, pero sana, nahanap mo na. Sa tingin ko, nahanap ko na. Teka na yan. Ay, Anton. Ano pa ba? Yung picture ng pinakagwapong siya. Eh, di dapat ako yan. Ah! Tara na nga, Don. Gutom na nga kayo pereho. Ako kaya pinakagwapo. Aba! Marunong ka na humigit, ha? Tanongin natin si Ama. Oh, eh? O, hey, mga apo! Ama! Hindi na kayo. Sino pinakagpogi? And when you have that freedom, it is easier to be true to yourself. Because no one prevents you from doing what you like. Jin, I'm sorry for all the pain I've caused you. Not being the guy you actually wanted. Don't worry about it, Anton. I mean, I can move on. Especially from you. Because I know myself. I know what I deserve. And I know what I want. Eiko. I think I know what I want. Finally, you have the balls to say that. The world becomes a better place when we always let the truth prevail. Kaya dapat, hindi tayo matakot gawin yun. To speak the truth, nothing but the truth. Samantala, lumabas sa investigasyon na may kaugnayan ang pagkamatay nila kay Erwin Torres at Myla Capistrano, kapwa mga dating empleyado ng Monte Blanco Corporation. Matatanda ang binaril si Myla Capistrano at iniwan sa isang basuran sa Maynila. Samantalang si Erwin Torres naman ay natagpong tagtad ng saksak sa loob ng kanyang inuupahang bahay. Matatanda si Filipino ay kasama rin sa mga naaresto, kaugnay ng embezzlement, at nagawa na naganap sa loob ng Gold Quest. Patong-patong na kaso ang inihahanda laban sa kanya. Mas madaling maging pantay-pantay when we are honest to each other. Honesty will make everything less painful and acceptable. We need to speak out para sa mga taong mahal natin, pati na rin sa mga hindi pa natin nakikilala. Christine, kinausap ko na kanina ang board ng Gold Quest, pati na ang mga bata. Nobody opposed. Kaya pwede ka na maging CEO ng kumpanya for as long as you want. You deserve it. It's your destiny. Ma! Speaking out leads to freedom, which leads to an honest world. Ganun lang dapat, kasimple ang buhay. Joseph, bisita! Wow! Joseph! Ano pa ba? Hindi ang paboritong ensaymada ng Tito Johnny ko! Wow! Siyempre! Tito Johnny! Teka, teka! Sino ba nililigawan mo? Si Steffi o ako? Kulurado eh. Eh, siyempre, tiyan yan eh. Kaya akong manligaw sa tiyan. Ah, ganun. Wes, ito. Para sa'yo.
Ay, ang dami mo naman kinakain. Kaya nga, tiyanong kitas. Kumain ka na nga. Okay. Joseph? Yes! Kanina, Joseph? What's up? Kamusta, bro? Okay naman, okay naman. Ito, masaya. Masaya. Masaya, masaya nga, eh. Mukha nga, eh. Mukha. Medyo sobrang... Hindi halata. Sobrang... Saya ko ngayon. Anton? Take care of yourself. Likewise, Jade. Ano yan? Nag-pray din sa video. Ay, apalit.